God's day to all po, kapamilya. Welcome po sa ating daily devotion. So today, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil po, meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin. Kung kahapon po is all about your faith. Eh, ngayon po, is from the word mismo ni Jesus Christ. Noon nandun siya sa Sermon of the Mount. At ang dami-dami po niyang tinuro doon. At isa po ito sa pinaka-importante na dapat natin maintindihan. Mahilig po ba kayong mangako at parating napapako? Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. So before we start po, pray lang po tayo. Lord, thank you po dahil alam po namin na meron na naman po kayong lilihain sa aming character. At truth na dapat naming malaman para hindi po kami magkaroon ng kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Salamat po sa mga salita ng Panginoong Jesus sa amin. At nawa po Panginoon, tulungan niyo po kaming maalala parati ito at gawin po yung sinasabi niya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ang title po natin for today is Be True to Your Word. Alam ko po na natakal na natin ito eh, pero sabi po ni Lord, ito po ang message sa atin ngayon. So, ang verse po natin is taken from Matthew chapter 5, verse 37. Kung babasahin po natin sa NIV version, sabi niya, simply let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the devil. So, napaka-plain po and simple yung instruction ni Jesus Christ about saying things. Ang kung babasahin po natin doon sa Bible reading natin, ito po ay mag-uumpisa sa verse 33 to 37. At ang title po noon ay Oath, yung pangako. Sabi ni Jesus mismo, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep this oath you have made to the Lord. O, sabi niya, kung wag mong babaliin yung pangako mo, sabi niya, gawin mo yun sa Panginoon. Ayun, dahil yun, ipangako mo yun na sa Panginoon. But I tell you, sabi ni Jesus Christ. Di ba nga si Jesus Christ, kung sabi niya, thou shall not murder, sabi niya, pag nagagalit ka, o inis-inis ka sa kapatid mo, o kahit kanino, para ka na rin nagma-murder. Yung nagre-rage, yung kumukulo ang dugo mo, ganyan. E ngayon, ito, to the higher level po, yung sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, but I tell you, do not swear at all. Huwag ka nang mangako o mangako pa. Pex man, hope to die, mga ganyan. Di kaya ano ba bang, ano ngayon, mga salita na pangako. O kahit na saksi ko ang langit, saksi ko si Lord. Alam mo yun? Sabi pa nga niya dito eh, do not swear at all. Either by heavens, for it is God's throne. Or by the earth, for it is his footstool. Or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even the hair white or black. Simply let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the devil. So ang pinakaano ni Lord dito, huwag po tayong mahiyang magsalita na, ay, sige po, gagawin ko. O di kaya, hindi po ako makakapunta. Hindi ko po kaya. Walang kasalanan na magagawa ka kung sasabihin mo po yung totoo. At dalawa lang po yung tamang sagot. Oo o hindi. Wala yung, oh, okay, sige, pangako ko sa Sunday pupunta ako, pero hindi ka makakapunta. Dahil pangako daw po natin yun, hindi lang sa tao, kundi pangako din natin sa Diyos. Ano pa ang sabi niya dito? Meron pong, ito po ay shinare ni Sir Melvin Yoder, na sabi niya po, ang buhay po natin is to glorify God.
To do so is to always be true to our word. Kaya nga po eh, maraming storya sa Bible na proof na si God, ganun ang character niya at gusto niya, ganun din ang gawin natin. Mula pa nung panahon nila Joshua, naalala niyo po yun, si Rahab na nangako yung mga spy sa kanya na ililigtas yung buong sambahayan niya. At ginawa po nila yun. Hindi nila tinignan kung ano ba talaga yung kung sino si Rahab o prostitute siya, pero yung inaccept niya na si God ay God at siya ay powerful, iligtas niyo ako at ng buong sambahayan ko. At siya po ang naging lola ni David, di ba, ni King David. O ano pa, naging lola ng mga angkan ni King David. Tapos, yung nangako si Joshua dun sa mga Gibeonites, yun mga hindi siya nagpray, tapos nilinlang siya ng mga taga-Gibeonites na malayo pa yung lugar nung mag-aatake na siya, sila lang Israelites na dire-diretso na mawawash out yung mga tao na dadaanan ng mga Israelites. Yung mga Gibeonites, mautak sila, nagkunwari sila na malayo pa yung ano, kahit na maging silid na kami, pangako namin mag-serve kami sa iyo para ma-save yung angkan nila. At nung ilang yapak na lang papunta sa way na ika-conquer nila, nalaman nila taga doon yung mga Gibeonites. Hindi nakapag-pray si Joshua at na-deceive siya ng mga taong yun. Kaya kahit na nakakaasar, nakakapangako siya eh. Kaya sabi ni Lord, tutuparin nila yun. At nung hindi tinupad ng mga Israelites nung panahon ni King Saul, alam nyo ba na ang parusa ni Lord na nagkaroon ng famine doon sa Israelites, at nalaman na ang parusa kasi may, kumbaga, hindi nila tinupad yung pangako doon sa mga taga-Gibeonites. Kaya nagkaroon ng kaparusahan ang Israelites. So tingnan po natin no, yung pangako natin, asaksi natin talaga parati ang Diyos. Kaya po, sabi nga ni Jesus Christ, huwag ka nang mangangako para huwag kang magkaroon ng pagkakasala o pagkakamali sa iyong sarili at sa kapwa mo. Tapos, sabi niya pa, may marami pong temptation ngayon, sa totoo lang, di ba? Para ma-deceive mo yung tao, magsisinungaling ka, lolokohin mo sa salita mo para lang pumayag sila, pero sabi ni Lord, hindi ganun. Let your yes be yes and your no be no. As a brotherhood, we have an agreement on rules of conduct, but many feel free to violate these rules. Marami po yung ganun, yung mga tinatakan na, pinermahan na, pero pagdating ng panahon, babaluktutin na hindi alam o walang silbi yung mga pinag-usapan. Sabi ni Lord, ito po ay hindi tama. Tapos, if you are tempted by the world's ambitions and entertainment, remember that you have a treaty. If you have made commitment, keep it. If non-Christian can trust us in business, kahit saang aspeto po, sa pag-aaral man, sa negosyo man, kahit ano pa man, they will have more reason to believe us when we present the gospel. Dahil kung naging totoo ka sa salita mo, imposibleng hindi nila paniniwalaan ang gospel kapag shinare mo sa kanila. Sabi nga po dito, today's scripture reading gives priceless instruction for everyday living. So isa po ito na aralin natin everyday, tandaan natin na huwag tayong mangako pag hindi natin magagawa. At sabi nga ni Jesus I tell you, do not swear. Huwag ka na lang, do not swear at all. Basta ang sagot mo lang, yes or no. Yes or no lang, kapamilya. But if we are not true to our words, all else is done in vain. Kaya be true to your words, kapamilya.
maging direct ka with truth and love. Kaya nga po, meron sinabi dito na yung Duke, isa daw pong mataas na tao sa France. Ang dami, meron ng treaty na pinirmahan. Tapos, may proposal yung mga tao na iba. At binibigyan nila ng lahat ng karasunan, advantages, nire-reason out nila. Pero, yung Duke na yun has one word. At isa lang po ang sinabi niya. Hinawakan niya yung dating kasulatan. At sabi niya, "Gentlemen, we have a treaty." Kaya ito na yun. Wala siyang binago dahil committed na siya doon sa unang binagsak niya na rules. Eh pagkababaguhin niya yun, hindi na nila sinusunod yung old. Eh ano pa yung saysay na magkaroon ka ng rules at pagkatapos sa huli babaluktutin mo rin. Kaya yun po, be firm to our words and be true to our words always, kapamilya. Dahil isa po yan ang basihan na totoo tayo sa Panginoon at totoo tayo sa kapwa natin. Minsan, ang mga sagot na yes and no can hurt other people. Pero parati na lang po nating ipanalangin na yung mga sagot na yan, balang araw, mauunawaan at maiintindihan at makikita ang katotohanan. Kasama po naman natin ang Panginoon eh. Kaya po, sabi nga, yung mga tamang gawin, kadalasan, hindi natutuwa ang iba. Kadalasan, masakit. Pero sa ulit-huli, ikabubuti din nating lahat. So yan lang po, kapamilya. Be true to your word. Let your yes be yes and your no be no. Because anything beyond this is from the devil. Sabi niya nga dito, anything beyond this comes from the devil. Kaya, huwag po tayong magpalinlang. Maging totoo lang po tayo. So, yan lang po mga pamilya. Meron pa po tayong 8 o'clock habit mamaya. And may children ministry po tayo. Panalangin po natin yung mga kabataan din sa youth. Every other Sundays. And may BTS po tayo, Bible study. Dumadami na po yung mga kids every Saturday. And yun lang po, nawa ipag-pray po natin lahat ng gawain natin at nawa po maging mabunga ang lahat ng service and effort natin na galing pa rin sa Panginoon ang wisdom. At alam po natin na tawag po niya yun. Kaya po suportahan niyo po ang lahat ng ministry ng church and we will see kung paano gagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay. So ayan lang po, good morning po sa ating lahat. Pray na po tayo. Lord, patawarin niyo po kami sa mga salita namin na napako kung napahiya namin kayo. Tulungan niyo po kami, Lord, na wag na po kaming magsalita na sa hulit-huli pagsisisihan namin. Alalahanin po namin ang salita ninyo na wag po kaming mangangako. At sumagot lang po kami ng totoo na may pure heart, Lord, yes or no. Patnubayan niyo po kami na wag po kaming malinlang ng kalaban sa aming mga bibitawang salita. And Lord, sa araw na to, alam ko po, ang dila po namin, ang pinaka maraming pwedeng gawin, pwedeng maraming masalita, Panginoon. I-tame niyo po ang aming mga bibig at bago po kami magsalita, Panginoon, tulungan niyo po kami at i-guide niyo po ang aming pag-iisip na pag-isipan namin mabuti bago po ito bumukas. Maraming salamat po, Lord. Be with us. Help us to be true to our words. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!
you.